Usap-usapan ngayon ang isang panukalang batas ng Israel na makukulong daw ang mga taong nagbabahagi patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At alam din natin na ang Israel ay isang makasaysayang lugar ng mga Hudyo. Sa video pong ito ay atin ngang alamin kung ano ang kasaysayan ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay ang isa sa mga pinakamatandang mga tao sa mundo. Ang kanilang kasaysayan ay nakatala sa Biblia sa pamamagitan ng mga mananalaysay sa labas ng Biblia at magpahanggang sa arkeolohiya. Merong pinakamaraming facts na pumapatungkol sa kasaysayan ng mga Hudyo kaysa kasaysayan ng ibang mga tao. Gagamitin natin ngayon ang mga impormasyong ito para ibuod ang kanilang kasaysayan, para mas madaling sundan ang kasaysayan ng mga Israelita, ang terminong ginagamit para sa mga Hudyo sa Lumang Tipan. Tayo ay gagamit ng mga timelines. Ang timeline na ito ay magsisimula kay Abraham. Pinagkalooban siya ng pangako para sundan siya ng mga bansa at nagkaroon siya ng ilang mga pagtatagpo kasama ang Diyos na nagtapos sa simbolikong pag-aalay ng kanyang anak na si Isaac. Ang pag-aalay na ito ay isang sign na pumapatungkol kay Jesus sa pamamagitan ng pagmamarka ng lokasyon kung saan si Jesus ay siya rin isasakripisyo sa hinaharap. Nagpapatuloy ang timeline sa Berde kung saan ang mga una po ni Isaac ay naging mga alipin sa Ehipto. Ang panahong ito ay nagsimula nang si Jose, apo ni Isaac, ay pinamunuan ang mga Israelita na magtungo sa Ehipto kung saan kalaunan sila ay naging mga alipin. Namuhay sila doon sa Ehipto bilang mga alipin ng paraon. Pinamunuan ni Moises ang mga Israelita palabas ng Ehipto sa pamamagitan ng salot na siyang sumira sa Ehipto at nagbigay ng dahilan para ang mga Israelita eksodo mula sa Ehipto ay tumawid papunta sa lupain ng Israel. Bago pumanaw si Moises ay ipinahayag niya muna ang mga pagpapala at mga sumpa para sa mga Israelita. Ang timeline na makikita nyo ay magiging berde mula sa dilaw. Ang mga Israelita ay magkakaroon ng pagpapala kung susundin nila ang Diyos. Ngunit makakaranas naman sila ng mga sumpa kung sila ay hindi susunod. Ang mga pagpapala at sumpang ito ay susunod pa rin sa mga Hudyo matapos ang napakaraming mga taon. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang ang mga Israelita ay tumira sa kanilang lupain hanggang sa naging unang hari si Saul. Maganda ang naging pasimula ni Saul hanggang sa sirain ng kanyang sunod-sunod na pagsuway ang kanyang dapat sanay, mahusay at nakalulugod sa Diyos na pag-ahari sa Israel. Paano ang isang tao na nagsimula ng napakalapit sa Diyos ay mawala ng kontrol at hindi na makamtan ang pabor ng Diyos? Kaya't ipinalit ng Diyos si Haring David sa panahon niya na itatag ang kanilang kabisirang lungsod sa Jerusalem.
ibang mga tao ang nagmamay-ari ito noong panahon nila. Ngunit noong 1000 BC, lahat ito ay nagbago sa pamamagitan ni Haring David. Sinakop ni David ang Jerusalem at ginawa niya itong kabisirang lungsod ng Israel. Nakatanggap siya ng pangako na magkakaroon ng pagdating ng isang Kristo. At mula noon, ang mga Hudyo ay naghintay para sa Kristo na dumating. Ang anak ni David na si Solomon ang sumunod na naging hari, at si Solomon naman ang siyang nagtayo ng unang templo ng mga Hudyo sa Jerusalem. Ang mga inapo ni Haring David ay natiling mga pinuno para sa 400 mga taon, at ang panahong ito ay makikita sa Aqua Blue, 1000 to 600 BC. Ang panahong ito ay sinasabing ang panahon ng kaluwalhatian ng mga Israelita. Pinangakuan sila ng mga pagpapala. Ang Israel ay isang napakalakas na bansa na may isang advanced na lipunan, kultura at ang kanilang templo. Ngunit nakatala rin sa lumang tipan ang kanilang lumalagong korupsyon at pagsamba sa mga idolo at diyos-diyosan sa panahong ito. At ilang mga propeta noong panahong ito ang nagbigay ng babala sa mga Israelita na ang mga sumpa ni Moises ay magkakatotoo kapag sila ay hindi nagbago. Ngunit ang mga babalang ito ay kanilang ipinasawalang bahala. Sa wakas, noong taong 600 BC, ang mga sumpa ni Moises ay siya rin nagkatotoo. Ang isang makapangyarihang hari mula sa Babylonia na si Nabucodonosor ay dumating kagaya na lamang ng hula ni Moises. 900 years na ang nakalipas noong isinulat niya ang mga sumpa. Magdadala ang Panginoon ng isang bansang laban sa iyo mula sa malayo, mula sa katapusan ng lupa na gaya ng paglipad ng agila. Isang bansang ang wika'y hindi mo nauunawaan. Bansang may mabangis na mukha na hindi igagalang ang pagkatao ng matanda ni mahahabag sa bata. Kanyang kakainin ang anak ng iyong hayo at ang bunga ng iyong lupa hanggang sa ikaw ay mawasak. Wala ring ititira sa iyong trigo, alak o langis ng karagdagan ng iyong bakahan o ng anak ng iyong kawan hanggang sa ikaw ay mapuksa niya. Kanyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong bayan hanggang sa ang mataas na may pader na kuta na iyong pinagtitiwalaan ay bumagsak sa iyong buong lupain. Kanyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong mga bayan sa buong lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Nilupig nga ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Hindi lang niya ito nilupig, sinunog din niya ito at kanyang winasak ang templo na siyang itinayo ni Solomon. Siya rin niyang ipinatapon ang mga Israelita sa Babylonia. Tanging ang mga mahihirap na Israelita ang naiwan sa Israel. Tumutupad ito sa mga hula ni Moises na kung paanong ang Panginoon ay natutuwa na gawan kayo ng mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na kayo'y lipulin at puksain. Kayo'y palalayasin sa lupain na inyong pinapasok upang angkinin. Pangangalatin kayo ng Panginoon sa lahat ng mga bayan mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, at dooy maglilingkod kayo sa ibang mga diyos na yari sa kahoy at bato na hindi niyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Sa loob ng 70 taon sa panahon na ipinapakita na nakapula, ang mga Israelita ay tumira bilang mga tiwalag sa lupang
ipinangako kay Abraham at sa kanyang mga inapo. Matapos ang lahat ng ito, sinakop ng Persya ang emperador na si Cyrus ang Babylonia, at dahil dito, si Cyrus ang naging pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Pinayagan niyang bumalik sa Israel ang mga Israelita. Gayunpaman, hindi na isang malayang bansa ang Israel dahil sila na ay naturang isang probinsya sa ilalim ng imperyo ng Persya. Nagpatuloy ito ng 200 taon at makikita ito sa nakapink na timeline. Sa panahong ito, ang templo ng mga Hudyo na kilala bilang 2nd templo at ang siyudad ng Jerusalem ay kanilang itinayong muli. Nang sakupin ni Alexander the Great ang imperyo ng Persya, ginawa niyang probinsya ang Israel sa ilalim ng imperyo ng Griego para sa sunod pang 200 taon. Makikita niyo ito sa kulay na naka-dark blue sa ating timeline. Tinalo ng mga Romano ang imperyo ng Griego at sila ang naging dominanteng puwersa sa mundo. Ang Israel ay muling naging probinsya sa imperyong ito, kagaya ng pinapakita na naka-light yellow sa ating timeline. Ito ang panahon kung saan si Jesus ay nabuhay. May paliwanag dito kung bakit may mga sundalong Romano sa Ebanghelyo, dahil pinamunuan ng mga Romano ang mga Hudyo sa lupain ng Israel sa panahon ni Jesus. Mula sa panahon ng mga taga-Babylonia, 600 BC, ang mga Israelita o mga Hudyo ay hindi na naging malaya, kagaya ng kanilang pamumuhay noon sa ilalim ni Haring David. Sila ay pinagharian ng iba't ibang mga imperyo, lalong nagalit ang mga Hudyo dahil dito, at sila ay naghimagsik labas sa pamumuno ng mga Romano. Nang dumating ang mga Romano, sinira nila ang Jerusalem noong taong 70 AD. Sinunog nila ang 2nd templo at ipinatapon nila ang mga Hudyo sa kabuuan ng imperyo ng Romano upang sila ay maging mga alipin. Ito ang 2nd pagpapatapon ng mga Hudyo. Dahil sadyang napakalaki ng Roma, ang Hudyo ay nagkalat sa buong mundo. Ganito namuhay ang mga Hudyo sa loob ng 2,000 taon, kalat sa iba't ibang mga bansa, at hindi kailanman tinanggap sa mga bansang ito. Sa iba't ibang mga bansang ito, sila ay nakaranas ng persekusyon. Ang mga persekusyon ito ay partikular na totoo sa Kristiyanong Europa, mula sa Espanya, sa kanlulang Europa, hanggang sa Russia, ay sadyang mapanganib na namuhay ang mga Hudyo sa mga Kristiyanong kaharian na ito. Ang mga sumpa ni Moises noong taong 1500 BC ay isang eksaktong paglalarawan kung paano sila namuhay. Sa gitna ng mga bansang ito ay hindi ka makakasumpong ng ginhawa at mawawalan ng kapahingahan ang tanampakan ng iyong paa, kundi bibigyan ka doon ng Panginoon ng isang nanginginig na puso, lumalabong paningin at naghihinang kaluluwa. Ang mga sumpa laban sa mga Israelita ay ibinigay para ang mga tao ay magtanong. Kaya't lahat ng mga bansa ay magsasabi, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupaing ito? Ano ang dahilan ng pagpapakita ng ganitong matinding galit? Sila'y binunot ng Panginoon sa kanilang lupain dahil sa galit, sa puot at sa malaking pagngingit-ngit, at sila'y itinaboy sa ibang lupain gaya sa araw na ito. Ipinapakita ang kabuuan ng 1,000
900 na panahon sa ating timeline na inyong nakikita. Ang panahong ito ay ipinapakita sa mahabang pulang bar. Makikita natin sa kasaysayan ng mga Hudyo na sila ay sumailalim sa dalawang panahon ng pagpapatapon. Ngunit ang ikalawang pagpapatapon ay mas matagal kaysa una. Ang persekusyon laban sa mga Hudyo ay dumating sa kanyang rurok nang si Hitler sa pamamagitan ng Alemanyang Nazi ay sinubukang puksain ang lahat ng mga Hudyo na nakatira sa Europa. Muntik na siyang magtagumpay, ngunit siya ay natalo at mayroong ilang Hudyo na nakaligtas. Bukod pa dito, ang bansang naturingang mini islas or islands ang bansang tumulong sa bansang Israel sa panahon ng digmaan at natupad ito noong Holocaust taong 1933 to 1945. At ang presidenteng si Manuel L. Quezon ang natatanging leader na umaruga sa mga Hudyong nanganganib ng mabura sa mapa dahil sa kalupitan ni Adolf Hitler. Ang Pilipinas ang natatanging bansa na umampun, umaruga at kumukup sa mga Hudyo noong panahon ng kanilang kadiliman. Dahil ayon sa kasaysayan, si Hitler ay mainit ang dugo sa mga Hudyo, kaya pinagpapatay niya sila. Ang katunayan na mayroong mga tao na kinikilala ang kanilang mga sarili bilang mga Hudyo matapos ang ilang daang taon na sila ay walang sariling bansa ay sadyang pambihira. Ngunit pinayagan nito ang huling mga salita ni Moises na isinulat 3,500 years na ang nakakaraan na magkakatotoo. Noong taong 1948, pamamagitan ng United Nations, nakita ng mga Hudyo ang kahangahangang rebirth ng modernong estado ng Israel. Kagaya na lamang ng isinulat ni Moises, ilang siglo na ang nakakaraan. Babawiin ng Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag at mahahabag sa iyo. Ibabalik at titipunin ka sa lahat ng mga bayang pinagkalatan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung ang pagkakabihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, mula roon titipunin at kukunin ka ng Panginoon mong Diyos. Ito rin ay naging kahanga-hanga dahil ang estadong ito ay itinayo sa kabilang ng napakalaking oposisyon. Karamihan sa mga bansang pumapaligid sa Israel ay naglungsad ng war laban sa Israel. Noong taong 1948, 1956, 1967 at muli noong 1973. Ang Israel na isang napakaliit na bansa ay kadalasang nasa ilalim ng war laban sa limang iba't ibang mga bansa sa pare-parehong oras. Gayunpaman, hindi lamang nakaligtas ang Israel. Ang mga teritoryo rin nito ay mas lumawak. Matapos ang war noong taong 1967, nakuhang muli ng mga Hudyo ang Jerusalem, ang kanilang makasaysayang kabisirang lungsod na itinatag ni Haring David. 3,000 taon na ang nakakaraan. Ito ang resulta ng pagkakabuo ng Estado ng Israel at ang konsekwensya na hatid ng mga war na ito ay ang bumuo sa pinakamahirap na problemang pampolitika na kinakaharap ng ating mundo sa kasalukuyan. Naway nakapagbigay na naman po tayo ng munting kaalaman lalo na sa panig ng mga nagsisiyasat sa mga banal na kasulatan at maging sa mga nagsipagsuri ng katotohanan. Kung kayo po ang tatanungin, ano sa palagay niyo kung bakit may panukalang batas ang Israel na makukulong daw ang mga taong nagbabahagi patungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Maaari niyo pong isulat ang sa comment section ang inyong mga salubin at atin pong bibigyang pansin. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating Munting Channel. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, please make sure to hit the like and share button.
Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli. Keep on learning while having fun only here in our channel. Sa Panginoong Diyos po ang lahat ng kapurihan. At bago po natin tapusin ang video ito, ay shout out po sa mga nagsuggest ng topic na ito.